Isang magandang araw po muli mga bro, muli sa araw na ito. Checkin natin itong ito Panasonic 21 inches. Dinala to dito sa bahay ka ngayon lang. Puo daw to pero may problema daw eh. Check natin mga bro. Tingnan natin, nabuksan ko na yung likod nito pero hindi ko pa siya na-check kung ano yung problema. Ayan. Ayan. Yung kanyang FBT, makita nyo may balot na, binalutan na. Ayan. Marami ko nito, siguro papalitan ko yan pagka may problema yung ating FBT. Check muna tayo mga bro. Hindi ko pa na-check kung anong problema nito eh. Ang napansin ko lang mga bro, ito lobo, nakalobo siya. Tapos yun no, yung part na yun, oh, yung kanyang 120 na resistor, ano siya, sunog yung kanyang 120. Maaring mataas ang bultahin nito mga bro, pero itry natin i-plug. Hindi man ako gagamit ng tester. I-plug natin. Check lang natin kung ano problema nito. Challenge siguro to mga bro pag gagawin natin. I-plug ko lang mga bro. Ito yung ating plug. I-plug ko lang. Check natin yung indicator light kung meron. Yun, meron. Check natin yung problema. Yun, lumabas na yung kanyang problema mga bro. Yan o, yung gilid niya tsaka may guhit siya sa ibabaw. Patayin ko na kasi yan, yun ang pinaka problema nito mga bro. Siguro umpisahan na natin bago pala tayo magpatuloy mga bro sa ating gagawin sa araw na ito. Bago natin i-check yung kanyang voltahe, yung supply nito. Una po sa lahat, magpapasalamat po pala ako dun sa ating mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating channel. Salamat dun sa mga patuloy na tumatangkilik. I-shout out ko lang pala si Ted Amlun na laging nanonood sa ating channel, si Kuya Win TV Tech, si Claudemir Santos at Jun P Technician. Si shout out din sa iba nating mga kasama, yung Roy Vitos, SRB Electronic, Macronon Southern Leyte, Nick Lusada, RBA Tech, iPix Electronic Vlog, Bad Tech Vlog. Salamat sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik sa ating channel. At salamat din sa Diyos at tayo'y umabot na doon sa required ng YouTube. Bago tayo magpatuloy mga bro, dito sa unit na to, nakita natin yung kanyang display. Halos pareha siya dun sa ginawa natin na Panasonic na in-upload ko nung nakaraang kong video. Nandito pa siya. Itinetesting ko siya mga bro. Ayan o. Ito na yung ating ginawa nung nakaraan. Kung mapapansin nyo nung ginawa natin yon, meron siya dito sa pin cushion sa gilid. Tapos meron siyang ano dyan at hindi maganda yung kanyang display. Pero ngayon, makikita nyo na ayos na siya. Halos parehas siya mga bro nung gagawin natin dito. Ngayon, i-check din natin uli yung ano nito, supply na voltahe nito. Kung the same din siya dun sa previous nating ginawa na Panasonic. Start na tayo mga bro.
check natin yung supply ng B plus nito. Tingnan natin kung regulated ba o mababa yung kanyang supply. Kapag mababa o mataas yung kanyang supply sa B plus, mag-focus na tayo dun sa kanyang variable resistor. Sa mga ganitong universal board, karanasan ko na kapag ang supply ay mababa o mataas, minsan ang nagiging dahilan ng pagtaas at pagbaba ng kanyang boltahe ay yung kanyang variable resistor. Yung kanyang variable resistor. Kung nakakita na kayo ng 4-wire module na ginagamit na power supply, doon mapapansin nyo meron din siyang variable resistor na pinipihit na siyang nag-a-adjust nung supply na boltahe na kailangan nung unit na ginagawa mo. Doon minsan nagkakaroon din yun ng problema eh. Pagdating ng katagalan, nagbabago yung kanyang resistance, yung kanyang value. Minsan nagda-drop, minsan tumataas. May ginagawa dun eh. Minomodified yun para tumagal yung unit na pagkoconvertan ng 4-wire module. Dito sa gagawin natin na to, katulad to nung nauna nating ginawa na Pensonic din na 14 inches. Kasi to 21 inches to eh. Medyo malaki siya. Doon makikita natin ang problema ay halos the same. Meron siyang pin cushion sa tagiliran at meron siyang vertical line sa top ng kanyang display. Ngayon, kapag napansin natin at nakita natin na ganun ang problema ng unit na to, tanggalin na natin yung kanyang variable resistor. Meron kasing nagtanong sa akin, kaya in-upload ko tong video na to, i-post ko lang sa inyo yung nagtanong. Ang tanong niya kasi, paano daw halimbawa kung wala daw na components o variable resistor na ipapalit? Meron daw bang option na pwedeng ipalit doon para gumana yung unit? Meron po, ipapakita ko sa inyo mga bro sa gagawin natin dito. Ngayon mga bro, start na tayo. Itataob ko lang itong ating board. Start na tayong mag-check ng kanyang boltahe, ng kanyang supply. Ito mga bro, di bali nakaano na yung ating unit. Ito na yung ating tester, nasa DC range na tayo. Di bali yung ating negative point ay naka-ground na sa body chassis ng ating unit. Ngayon i-check natin. Di bali dito na tayo mag-check mga bro sa kanyang itong resistor na to, gaya nung dati dun sa ginawa natin. Dito tayo sa resistor na to na 2.2 ohms papunta dito sa kanyang FBT. Dito na tayo magte-test point, tapos titingnan natin dun sa ating tester kung ilan yung kanyang supply na voltahe. Di bali ipa-plug in ko lang yung TV, plug in natin. Ayan, naka-plug in na. Meron na siyang indicator light. Check nyo mga bro, naka ano ko sa B plus niya. Yung kanyang supply mga bro, 83.9. Yan. Check natin yung display mga bro. Yan yung kanyang display oh. Yung kanyang display. Meron siyang lines sa kanyang top display, tapos yung kanyang gilid meron siyang pin cushion. Ayan. Balik tayo dito mga bro.
mababa yung kanyang supply na sa kanyang B plus. Ayan. 83. Para ma-confirm natin mga bro, tanggalin ko lang yung plug. Ayan. Para ma-confirm natin na ang kanyang isa sa problema ay itong kanyang variable resistor, i-disconnect natin ulit ito mga bro, itong resistor na to na 2.2 ohms na papunta sa kanyang FBT. Tatanggalin ko lang mga bro. Ayan mga bro, natanggal ko na siya. Ngayon ang gawin natin, ayan, naalis ko na mga bro. I-set ko lang uli yung ating tester. Check tayo uli ng kanyang supply. Check natin yung kanyang supply dito sa kanyang B+. Dito na uli tayo mag-test point sa kanyang resistor na ating dinisconnect. I-plug ko lang yung ating unit mga bro. Yan. Check nyo sa kita ba sa tester natin. Yan, zoom ko lang. Yun yung ating volt nya mga bro, 97.8. Ibig sabihin mababa. Mababa yung kanyang supply. Yan. Naka-focus tayo dito sa B+. Mababa talaga yung kanyang supply, 97.9 yung kanyang supply. Ngayon mga bro, dito na tayo magpo-focus sa kanyang variable resistor. Tanggalin ko na to. Tapos dun ko ipakikita sa inyo mga bro na kahit na kung wala kayong pamalit na variable resistor, pwede nyo siyang palitan ng resistor. Ngayon, ipakikita ko sa inyo. Tatanggalin ko lang to mga bro. Okay. Natanggal ko na mga bro yung kanyang yung variable resistor. Natanggal ko na siya. Tapos ito na yung kanyang confirm mga bro na ito nga yung dahilan kung bakit kasi kung makikita nyo, mapapansin nyo mga bro, wala na siyang putol na yung isang niya. Yung isang pin niya, yung pinakapaa niya, dalawa na lang. Meron akong ganito. Ngayon, meron akong ganito mga bro. Ang value kasi nito 202. Di bali 2K ito. Kita ba? Labo ah. 202. Yan. 2K siya. Ngayon, kung halimbawa mga bro na wala kayong pamalit na ganito, pwede kayong gumamit ng resistor na 2K. 2K resistor. Pwede nyong i-connect dito kasi ito makapansin nyo, magkadikit naman to eh. Dito na kayo magkukonek sa dalawa na to. Yan. Yan kasing dalawa na eh, magkakonek yan eh. Dito na kayo sa paanong resistor. Ngayon, ipakikita ko lang sa inyo mga bro na kapag halimbawa nagkabit kayo, nagkonek kayo rito ng resistor, minsan kapag 2K ang inilagay, minsan mababa pa rin yung kanyang supply eh.
hahanap ako ng ano, mga bro, ng resistor na ilalagay natin dito 2K. Tingnan natin yung kanyang supply kung regulated. Kukuha lang ako mga bro, ipopost ko lang. Kapag wala akong maipalit dito mga bro, kung minsan na wala kang stock na i-re-replace na variable resistor, ako ang experience ko sa ipinapalit ko rito yung 1.2K. Bagamat ang value na nakalagay rito ay 2K, ang inilalagay ko rito mga bro, sa akin, experience ko na rin to sa mga ginawa ko, ang ipinapalit ko rito 1.2K. Sa akin, yun ang inilalagay ko, 1.2K. Subukan natin mga bro, ito, di bali kumuha ko ng mga resistor. Ito 1K, wala akong makuha ng 2K. Ito 1K ito, pinagsama ko sila. Tapos ito, 1.5 to 1.5K. Tapos ito, 1.8K. Tapos ito yung 1.2K. Huhuli na natin to mga bro. Ikukunik ko muna itong 1.2. Tapos checkin natin yung supply mga bro. Ikunik ko lang. Ito mga bro. Ikinunik ko yung 2K na resistor. Ipa-plug in ko lang yung ating unit. Tapos check natin yung kanyang supply. Kung regulated ba siya. Dito tayo sa B+. Yan. Check natin yung kanyang ano. 99 mga bro. 2K ang nakalagay pero bagsak yung kanyang supply 99. Tanggalin ko uli yan. Ipalit natin to mga bro. Itong 1.5. I-post ko lang mga bro para hindi humaba yung ating video. Yan mga bro. Ang inilagay ko muna ng resistor yung 1.8K. Yung ating 2K ito. Tapos ito yung ating 1.5. Unahin muna natin tong kanyang itong 1.8. Tingnan natin kung swak ba dun sa voltahe na kailangan natin na regulated. Di bali i-plug natin uli yung ating unit mga bro. Yan, ka-plug na. Check natin uli yung kanyang B+. Yun o. 101. Kanina 99, ngayon 101. Ngayon, tanggalin ko uli ito mga bro. Ipalit natin itong 105. Alisin ko lang mga bro. Yan, naikabit naman natin yung 1.5K na resistor. Ito na yung ating ikinabit na una, yung 2K, tapos yung 1.8. Ngayon, i-plug in ko ulit mga bro. Check natin uli yung kanyang supply kung swak na ba dun sa voltahe na kailangan natin. Check natin yung kanyang B+. Yan. Tingnan nyo mga bro. 105. Kanina 99 sa 1K. Sa 1.8K ay 101. Ngayon sa 105K nasa 105.5. Ngayon, tanggalin natin yan mga bro. Ito ang ikabit natin. Itong 1.2K. Tanggalin ko lang ulit mga bro. Yan, i-connect na natin yung 1.2K na resistor. Ito na yung ating mga pinaglalagay na hindi sapat yung kanyang supply na voltahe. Ngayon, try natin to mga bro. I-plug ko uli yung ating unit. Check natin yung B+. Yan, yung B+ niya mga bro. Yan. Tingnan nyo yung voltahe niya.
109.9. Di ba? Halos 110 na, 110 volts. Ngayon ang gawin natin mga bro, i-connect natin yung ano, itong resistor na 2.2 ohms. I-connect ko lang mga bro. Ayan mga bro, na-connect na natin yung ating resistor na papunta sa FBT. Ngayon, check natin yung ano supply niya. Ito pa rin yung ating ikinabit na 1.2 ohms. I-plug natin mga bro. Tingnan natin kung hindi magdadrop yung kanyang voltahe dun sa kinabit natin na resistor. Yan. Check natin yung kanyang supply dito sa B+. Yan. Tingnan yung mga bro. .109 yung kanyang B+. Yan o. 109.8. Check natin yung display mga bro. Yun yung kanyang display o. Buo na siya. Buo na yung kanyang display. Ngayon, lagyan natin ng antena para makita natin kung okay ba yung kanyang display. Tapos, yung ating inilagay na resistor, doon ko na sa likod ilalagay para maganda naman tingnan. Ipo-post ko lang mga bro. Yan na. Na-install na natin yung ating resistor na 1.2K. Ito yan mga bro. Ibaliktad lang natin yung ating board. Yan mga bro. Yan. Ngayon, i-aayos ko lang to dito. I-coconnect na natin yung kanyang mga yan sa speaker, kanyang degussing, at yung kanyang sa volume. Iayos ko lang mga bro. Ito na mga bro. Na-connect na natin yung kanyang mga connection na wire. Tapos yung ano pala, yung ating nakita na capacitor na lumubo. Ito yun eh. 35 volts, 470 microfarad. Napalitan na natin. Di bali, wala akong makitang ganong 35 volts. Ang nilagay ko, 50 volts. Tapos yung dito, yung ito, ayos na to, napalitan na natin to. Ngayon, tetestingin na lang natin mga bro. Ipipix ko lang, ayusin ko lang. I-connect natin ng ng antena. Ito mga bro, na lagyan ko na siya ng antena. Di bali, ang ginamit ko TV+. Kita nyo mga bro, no? Okay naman siya. Pero kung inyong mapapansin, mayroon siyang guhit. Ayan o. Iba yung kulay niya rito. Iba yung kulay niya rito. Ayan. Iba kulay niya. May problema siya sa ano eh, sa display eh. Ayan. Iba yung kulay o. Tsaka iba yung kulay rito. Ayan o. Napansin niyo ba? Ayan. May guhit siya sa gitna o. Checkin natin ulit mga bro. Yan o. Checkin natin. Yan. Nakita nyo mga bro no, yung display nung tinesting natin yung ating itong unit na to. First time kong maka-encounter na ganun na may hati sa gitna tapos yung kabilang side iba kulay, yung kabilang side iba rin ang kulay. Pero makikita nyo na hindi naman magulo yung ano, yung display niya, maayos naman, pero meron siyang guhit. Yung ito dito tayo magpo-focus, itataob ko lang yung ano, yung sandali lang bro.
Bali, dito ako magpo-focus mga bro. Re-resolder ko lang to. Tapos yung ibang mga nandito. Kasi nagluloko rin yung kanyang ano eh, sound. Nawawala, nagkakaroon. I-re-resolder ko lang to mga bro. Kasi maayos naman yung display niya. Hindi naman magulo yung kanyang display. Kaso nga lang yung kanyang display ay hati. Ngayon, ipopost ko lang mga bro. I-re-resolder muna natin tong kanyang Jungle IC tsaka tong kanyang ano, itong kanyang memory. I-post ko lang sandali mga bro. Okay, natapos na nating hinangin to mga bro. Hininang ko to isa-isa. Tapos dito, tapos itong part na to sa sound. Yung supply ng sound papunta rito, pag ganun yan eh. Dito. Nahinang ko na yan mga bro. Halos hininang ko lahat ng mga part na to hanggang dito. Ngayon i-fix ko na lang mga bro. Itayo natin at kabitan natin uli ng antena at check natin yung kanyang display. Ito mga bro, na-iset ko na yung ating unit. Nalagyan ko na siya ng TV Plus para makita natin na yung kanyang display. I-open ko lang mga bro. Tingnan natin yung kanyang display. Yan. Wala na yung kanyang guhit oh. Tingnan ko nga mga bro yung volume, di kaya ako makapiright. Check natin yung volume niya kung meron. Meron mga bro, gumagana na yung kanyang volume. Tsaka makita natin yung display niyo. Wala na yung kaninang nakita natin na kalahating ganun dito. Tsaka dito. Okay na siya. Ngayon i-test ko 'to mga ilang oras. Hayaan ko lang siyang maka-on para malaman natin kung babalik pa yung kanyang display na ganun yung nahati. Pero sa ngayon, makikita natin na maayos naman na. Siguro hanggang dito na lang mga bro. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood at muling pagbisita sa aking channel. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po tayo. At pahit na rin yung notification bell para kung sakaling meron tayong panibagong i-upload, ay ma-update po kayo. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at pagtsatsaga, pagpalain po sana tayo muli ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.